Love you here beside me, here beside me, so you could give me wings to fly and catch me if I fall or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of Magmula ngayon, si Isabel, Dahlia at si Charisse ang mag-aasikaso sa lahat ng mga kakailanganin ninyo. Hindi ko kayo paihirapan. Sinabihan ko na po si Charisse na ihanda na po ang kwarto. Sumunod na lang po kayo sa amin ni Dahlia. Salamat, ate. Kayo matutulog hanggang sa matapos ang kasal. Pagkatapos po ay lilipat na kayo kasama si Prince Ian dun sa West Wing. Bakit po pa kailangang lumipat? Okay na ako sa kwartong to. Ang West Wing na bahagi ng palasyo ay para sa prinsipe at sa kanyang asawa. Yun po ang tradisyon namin dito. Yun na po ang nakagawian. Mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Sige. Ay! Royal Fiancé, inutusan po kami ni Reina Rosalie na papuntahin kayo sa kanya. Nag-gardening ako. Talaga po? Gusto mo bang tumulong? Opo, gusto ko.
Kaya mo ito. Kaya lang, kailangan niya po akong turuan. Marunong lang po kasi ako mag-drawing eh. Pero hindi po ako marunong ng ganito. Hindi po namin makita ang Royal Sensei. Sigurado ka ba? Baka naman na masyal lang siya. Nilibot niyo na ba lahat? Opo, nilibot na po namin ang paligid. Ang hirap po. Ang tigas nito. Oh, pagod ka na agad. Opo. Ang higpit naman dito sa palasyo. Tsaka bakit nila hinahayaan na kayong maedad na pinagtatrabaho nila sa ganitong malaking garden? Oh. Nakakagalit ang ginagawa nila. Hayaan mo lang kami matatanda sa ganito para may nagagawa kami. Alam mo ba na masahaba ang buhay ng isang matanda kung may pinagkakabalahan siya? Ah, ano ba dinodrawing mo? Pwede ko bang makita to? Ipakita mo naman sa akin. Sige po, ipapakita ko. Pero hindi pa po ito tapos, Lola. Patingin. Ito po. Oh, ang ganda. Aba, ang galing mo naman pala mag-drawing eh. Alam mo, matagal na ako nakatira rito sa palasyo. Pero hindi ko alam na makikita sa ganito kagandang anggulo ang tanawin. Talaga palang may talento ka sa pagdodrawing. Sa tingin ko malaki yung magiging hinaharap mo sa larangan ito. Hindi na po ako pwedeng maging artist eh. Hmm? Bakit? Pwede namang tumira ang artist sa kahit saang lugar ah. At maniwala ka sa akin, huwag mong hahayaang tigilan ka ng mga padersyo. Bakit? Namimiss mo ba ang pamilya at mga kaibigan mo? Ay. Ah, bata ka pa kasi, tapos dito mo nagugugulin ang buhay mo sa palasyo. Alam niyo po, Lola, hindi pa po kasi talaga kami naghihiwalay ng pamilya ko. Close po kami sa isa't isa. Pero magmula po sa araw na to, kailangan ko na pong mag-isa rito. Talagang nakakalungkot. Hindi ako pwedeng umalis. Hindi na po ako pwedeng umuwi sa amin. Ano ka ba? Masasanay ka rin dito. Pag may problema ka, lapitan mo lang ako. Ako ang magiging kaibigan mo rito. Ayos ba? Yan, lumiti ka. Ay, nalibang tayo. Matas ng araw. Halika. Pumasok na tayo. Halika. Teka, tutulungan ko na po kayo dyan. Ayan. Halika na. Ay naku, mukhang napagod yata ang buha. Bahala sa inyo, mamasahihin ko kayo. Naman ako to sa papa ko. Maniwala kayo, magaling po ako magmasabi. Huwag kayong mag-alala. Mawawala ang sakit ng katawan niyo. Ganun ba? Eto na sila, bago! Diyan lang po kayo sa likod ko, Lola. Ako po kakausap sa kanila. Ano yung ginagawa mo, Royal Fiancé? Ano po? Wala naman po akong ginagawa. Ang totoo, nagpunta ako sa garden para mag-drawing. Tapos, nakita ko po si Lola na nag-gardening. Tapos, tinulungan ko lang siya. Huwag po sana kayong magalit sa kanya. Ilang Reyna? Lola. Kinang Reyna? Lola? Napagod ba kayo? Ay, hindi. Ayos lang ako. Alam ko sa tingin ko, mas magiging masaya na sa palasyo natin ngayon. Opo. Kinang Reyna. Ah,
Ah, hindi ko po kasi alam. Pasensya na po talaga kayo. Your Majesty. Pagpasensyahan mo rin ako, ha? Wala po yun. Natuwa ako na biruin ka kasi naramdaman ko na maging karaniwang tao ulit. Yung maglakad sa garden, kasama ang magandang apo ko at nagkukwentuhan kami. Ay, naku, ang saya talaga doon. Ano? Ikaw naman? Napagod ka ba? Hindi po ako napagod. Hintay yun. Isabel, patingin ang schedule ng pag-aaral ng Royal Fiancé. Sana naman, bukas ay nakahanda ka ng mag-aral. Teka! Teka lang po ah! Bago po! Sige po! Baka pwedeng subukan mo namang umasta na parang isang prinsesa. Isang araw pa lang naman ako nandito sa palasyo ah. Paano ko naman malalaman kung paano umasta ang isang prinsesa? Pero fiancé na kita ngayon. At ikaw na ang magiging prinsesa. Naintindihan mo? Kailangan maging handa ka. Para maging mabuting hari, kailangan maaasahan ka ng nasasakupan mo. Alagaan mo ang fiancé mo at ang kaharian. Naintindihan mo? Gusto niyo po bang uminom muna ng tsaa? Pero Miss Catherine, buong araw na po kayong natulog ngayon. Bakit inaantok pa rin kayo? Eh kasi naman, pinainom niyo ako ng sleeping pill kaya ganito ako. Sleeping pill? Anong sinasabi niyo ng sleeping pill? Ito, 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 at ito pa! Ito ang mga sleeping pill ko, mga librong to. Pwede ba? Bigyan mo naman ako ng break kahit sandali. Sige na, hindi po pwede, please. Hindi pa po kayo tapos mag-aral. Pero, tungkol to sa history ng butin. Hindi ko na to kailangan pag-aralan. Napag-aralan ko na to dati. Naaalala ko pa nga ang lahat tungkol dito eh. Kung ganun po, pwede nyo bang sabihin lahat ng alam ninyo? Mababasa na ako. Anong tunog yun? Ang ganda. Matagal na natin hindi naririnig ito, Miss Isabel. Ay, bumalik po kayo rito!
takbo! Ba't nandito ka? Di ba may klase ka? Kasi, ang ingay ng pagtugtog mo eh. Naiistorbo ako sa pag-aaral ko. Sabihin na po natin ang music ay binubuksan ng utak para mas makapag-memorize kayo. Tinong kayo ng prinsipe para sa pag-aaral ninyo. Kaya sigurado mas makakapag-memorize kayo. Para sa akin yun? Hindi yun para sa'yo. Hindi ko rin naman gusto marinig eh. Narinig ko kasi maingay! Seremonya ng mga babaeng taga-Bugi na ikakasal. Kailangan makagawa ang babae ng sarili niyang amoy, yung kanya lang at walang kaamoy, na gagamitin ng asawa niya habang siya'y nabubuhay. Hindi po amoy ng katawan. Ang ibig ko pong sabihin ay ipabango na kayo mismo ang may gawa at walang kamoy kahit saan ka magpunta. Ganun ba? Kung ganun, sigurado na nakagawa na kayo ng mga sarili niyong pabango, no? Wala pa kaming sariling pabango kasi wala pa kaming mga asawa. Kaya hindi pa namin kailangan gumawa ng sarili naming pabango. Bakit naman? Pinagbabawalan ba kayo mag-asawa dito sa palasyo? Hindi po nila kami pinagbabawalan. Isang tradisyon namin ito. Kapag nag-asawa ka na, kailangan mo nang umalis dito sa palasyo. Para sa amin, nangako kami sa mga sarili namin na pagsisilbihan lang namin ang dinistiya ng butin habang kami nabubuhay. Ibig sabihin, hindi kayo umaalis dito sa palasyo? Wala kayong ibang pinupuntahan? Ay, ang boring naman. Ahem.
Sige po, magsimula na tayo. Marami po kami ng iba't ibang klase ng mga bulaklak. Meron po kaming jasmine, albicia, white champa, rose, lavender, lily. Meron din po kaming iba't ibang klase ng herbs. O kung gusto niyo naman, meron din kaming mabangong puno o ambers. Ah, ang dami palang pagpipilian. Kung gusto niyo naman, pwede niyong isipin si Principe Ian. Total, siya naman po ang gagamit ng pabangong gagawin niyo pag nakasal na kayo sa buong buhay niya. Kung ganun, meron ba kayo nung kaamoy ng dumi ng aso? Ah, Miss Kathleen, hindi po kayo dapat nagsasalita ng ganyan. Alam ko naman na busy siya, pero inistorbo ko pa rin siya. Nagigilty tuloy ako. Ang sabi ng boss ko, tuwing tatawagan niyo siya, kahit nasa kabaong na siya, paglilingkuran pa rin niya kayo. Iparating mo ang pasasalamat ko. Opo. Papasok ka na ba, Nico? Opo. Talaga napakagwapo ng mahal na prinsipe. Ang totoo, ang gusto ko ay mas maging matured siya. Nagsimula na ang kabilang panic. Kaya obligado na tayong kumilos. Aalis na po ako, ma. Ano pong gusto niyong ipagawa? Gusto ko lang malaman kung siya nga bang napilit. Apo. Inilagay ko na ang pabango sa mesa mo. Salamat. Paubos na ang huling bote. Ang pabangong ginawa mo at wala akong kaamoy kahit sino. Huwag kang maingit sa amin, Ian. Hindi na magtatagal. Magkakaroon ka na rin ng sarili mong pabango. Sige, simulan na natin. Pagkatapos ng kasal, ang prinsipe ay magkakaroon ng maraming trabaho para turuan siya maging responsable. Sa nabalitaan ko, ang mahal na prinsipe ay napag-aralan na ang tungkol sa political science. Kailangang maging handa ka. Ian, naiintindihan mo ba ang tungkulin mo o hindi? Para maging mabuting hari, kailangan maaasahan ka ng nasasakupan mo, mga politiko at nasa administrasyon mo. Alagaan mo ang fiancé mo at ang kaharian. Ang mahalaga ay maging mabuting halimbawa ka sa butin. Naiintindihan mo? Makinig kang mabuti. Iyan! Ian! Bumalik ka rito! Ian! Feyo! Oh.
you. Ito ang pinakamalaking balita ngayon. Ano yun? Dahil ngayon ang araw ng kasal ni Prince Ian at Princess Kathleen, isa itong mahalagang araw sa kaharian ng Butin. Oo, tamang sinabi mong yan. Masasabi natin na talagang marami ang nag-aabang sa pagdating ng araw na ito. At maraming bisita mula sa iba't ibang bansa ang nagpunta para lang makibahagi sa mahalagang araw na to. Tama. At patuloy ako maghihintay sa'yo. Prinsipe Ian, nakahanda na ba kayo? Oras na po. Parang hindi bagay sa akin ang ayos ko. Ang ganda niyo po.
alagaan mo siya. Ang pagmamahal ay namumukadkad na parang bulaklak. Pero bago pa mamukadkad ang bulaklak, kailangan itong bigyan ng pansin at alagaan. Ganito rin ang pagmamahal. Kailangan niyong maging tapat sa isa't isa, magpatawad at igalang ang bawat isa. Alagaan niyo ang isa't isa at ginahawa. Gusto kong tandaan niyo ang mga ito at magmahalan kayong dalawa habang kayo ay nabubuhay. Sumpa ko sa harap ng mahal na hari, ng mahal na reyna, sa mahal na inang reyna, at sa harap ng ating minamahal na mga tagabutin, na ako ay magiging tapat sa aking asawa. Mula sa oras na ito, sa hirap at ginhawa, hanggang sa ako ay mamatay. Sinusumpa ko sa harap ng mahal na hari, sa mahal na reyna, sa mahal na inang reyna, at sa harap ng ating minamahal na mga tagabuting, na ako ay magiging tapat sa aking asawa. Mula sa oras na ito, sa hirap at ginhawa, hanggang sa ako ay mamatay. Nawa kayo ay magsama ng masaya at magbigay kayo ng karangalan sa butin. Nawa'y patnubayang kayo ng Diyos ng butin at bigyan ng kasaganahan ang inyong magiging pamilya, ngayon at magpakailanman. Mula ngayon, hindi ka na isang royal fiancé ni Prince Ian. Mula sa sandaling ito, ikaw na ang mabuting may bahay ng prinsipeng tagapagmana.
alam ko na. Ang alin? May kodigo ka. Me the sun, the moon, and I would still believe.